Hello. Good day to everyone. So, pagkain ba ulit ang hanap mo? O kaya ipang negosyo? Oh well, sa mga katulad kong nanay na naghahanap ng ipaglalako o ibibenta, oh well, ito masarap ito. Tatawagin natin itong Biko with Obe Halaya with Makapuno. Simpleng-simple lang ito. Mabilis lang itong gawin. So, wait, kakain muna ako. Sarap eh. So, ito na yung mga steps natin, gagawin natin, and plus ingredients. So, sa isang kawali, maglagay ng 200 ml na Coco Mama, and then Obe condensed milk ng Jersey, yung 390 grams, isang buong ganun. Pwede rin naman kalahat eh, pero buo na yung dinagdag ko dito. Okay. Ang gustong-gusto kong gamitin yung Jersey condensed flavored na yun. Masarap. Tapos dinagdagan ko na yun ng isang cup na Muscovado and then 1 teaspoon of vanilla. Tapos ihalo-halo lang natin ito. So pwede rin naman kayong gumamit ng brown sugar o kaya white sugar. Pero gusto ko talaga yung lasa ng Muscovado. Okay? Halo lang natin ito. Pero pansin nyo, dahil dun sa effect ng Muscovado sugar, mas nag-brown siya. So, ang gagawin natin, magdadagdag tayo ng purple na kulay, yung kulay violet na food coloring. Okay? So, it depends talaga kung ano yung gagawin nyo dito. Pwede rin naman na Obe flavored na, you know, may color na yon, may flavor na rin. Okay. Pero sa akin talaga, gusto kong talagang gumamit ng Jersey Obe flavored na condensed. Masarap. Sakto lang. Pwede rin naman na hindi na kayo gumamit ng asukal, pero iba talaga pag may kasamang Muscovado. So, ito na yung niluto ko na malagkit rice, yung sticky rice natin. 3 cups ito nung niluto ko. Okay, ito. So, ito, halo lang natin siya. Okay? Ayan, oh. So, actually, ang pagluluto nito, pwede rin naman doon sa rice cooker, diba? As usual. Pero actually, hindi parehas ng kanin, yung regular na kanin natin, ang pagluluto ng malagkit rice. Medyo bawasan natin ng tubig. Bawasan natin ng isang cup na tubig yung niluluto natin na malagkit para hindi masyadong, you know, basa. Okay, pwede rin naman na ibabad muna sa 2 hours at least yung malagkit rice natin bago natin siya lutuin. Pero ito hindi ko na siya binabad. Binawasan ko na rin ng 1 cup yung tubig niya bago ko siya niluto. Okay, yan yung iba. Ginagawa nila, binababad nila ito like overnight and then steam nila sa steamer as in. Pwede rin naman gawin yon. Ayan, halo-halo lang natin ng halo-halo natin hanggang ma-absorb niya lahat yung ano, yung liquid ingredients natin. So, actually pwede na to eh. Ayan, nakakapagod din mag-mix ng malagkit, no? Pero masarap naman yung ano, outcome ng recipe na ito. Okay, so pwede na to. Lalagay na natin sa container. Okay, so pwede naman ilagay dyan sa baking pan na yan. Dyan natin siya ilalagay. Okay, para sa parties o kaya kung may mag-order sa inyo ng ganyan by pan o kaya sa yung mga maliliit na bilao, 'di ba? Uso na ngayon yung plastic na bilao, may iba't ibang sizes, pwede rin naman gamitin 'yon. Okay. So ito, lalagay na natin siya sa baking pan na ito. And then lagay natin ng toppings na makapuno and then grated na frozen na Obe Halaya. Okay, sa pangnegosyo naman, sa per tub, kung gusto natin na ganito yung gagawin natin is pwede rin naman, mas madali. So, ilagay natin dyan sa tub na yan and then we will put toppings ng makapuno. Ito yung naka-bote, naka-bottle na makapuno. And then, grated yung halaya natin. Frozen na siya.
Okay, mas madali siyang i-grate pag frozen siya. So, ito yung binili ko actually. Ang maganda dito is naka-slice na siya pare-parehong sizes. So, sa isang tub, isang square na ganyan, yung maliit na ganyan, ang ginawa kong topping. So, I grated it. So, mas madali na grate natin yung ube halaya na naka-frozen. So, ganyan. So, eto, pwede rin naman na gumawa na tayo ng ating sariling ube halaya. Pero, pwede na to. Parehas din lang naman. So, templado na yan actually nung binili ko from seller. Okay, masarap siya. Ayan, yan na yung finished product natin. Yan yung grated halaya. Perfect. Perfect talaga yung combination ng biko, muscovado, and then makapuno. And then, plus ube halaya. Nako, bagay ito sa breakfast, sa merienda, with mainit-init na kapeng barako. So, ayan. So, actually, yung 3 cups na malagkit rice natin na yan, plus yung ingredients natin, nakagawa ako ng 10 tubs na finished product. So, masarap siya. Try nyo, guys. Thank you.